Dapat na humingi na paumanhin, Padre. Sapagkat kailangan ko pong ipagpaliban ang inyong pakay dahil ang araw na ito ay nakalaan para sa pagbisita ni Kristo. Yeah. Okay, paikot-ikot. Ano? Tapos na po. Gagaling na pong mga sugat niyo. Lahat? Lahat ng aking mga sugat? Para ako nauupos na kandila. Ang hinihiling ko sa'yo, hayaan mo ako makalaya. Dahil gusto ko maalap ang aking mga anak. Ang lalim nung sinasabi ni Andrea, nais nung makalaya. Di ba siya yung representation ng inang bayan natin? Hello? Tagal na siya. Hala, nagkaharap na sila. Dalawang Maria. Maria Clara. Bagong kabanata? Mr. Torres? Bagong kabanata. Alaala ang tahanan ng aking ngiti. Uy! Mapabuti ka ang siyang hiling. Uy, ganda ng boses ni Dennis! And hello guys, good morning. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Shoutout pala sa mga OFW na friends natin na palaging nanonood, palaging nasa comment section. Thank you so much. And yeah, ready na tayo for today's video na episode 29 ng Maria Clara at Ibarra. Ang naalala ko kahapon at sobrang nag-stood out sa akin is yung gigil ko kay Padre Salvi kung paano siya kamarites. And may dala siyang balita, masamang balita actually, kasi nga si Padre Damaso nga daw ay darating sa San Pedro. So, doble kalbaryo ito. And grabe na naman siguro pagdadaanan ng mga bida dito dahil sa mga kontrabida kagaya ni Salvi at ni Damaso dito. Abangan natin yung mga susunod na ganap. And speaking of ganap, gusto ko malaman ang ganap kahapon sa episode 29 ng teleserye na to. So, without further ado guys, let's go check this out. Ready? 1, 2, 3. Harap ng kagalang-galang na Alferer. Hindi ko na uulitin, Don Crisostomo. Ang dahilan kung bakit sa karsel kang mananaginip ngayong gabi. Bahadla, Sir Mas. Hindi ninyo sila darapin. Dahil ang isang marangal na lalaki na may matayog na pangarap sa bayang ito ay nararapat lamang na magpahinga sa kanyang sariling tahanan. Nais ko sanang humingi ng patawad sa iyo sa aking pagpupuyos ng damdamin kanina. Ako'y luba lamang nag-aalala para sa iyo. Sir, pwede bang dito muna ako ulit? At kung pagbibigyan niyo ako, gusto ko sana mapasama bukas para sa isang importanteng misyon. Kung gayon ay asahan mong ako'y nasa tabi mo, dyan sa misyon mong yan. Uy! Pigilan niyo nga si Ate Sisa! Nais kong humingi ng tawad sa aking pagdalaw na walang abiso. Ako po ang dapat na humingi na paumanhin, Padre. Sapagkat kailangan ko pong ipagpaliban ang inyong pakay. Dahil ang araw na ito ay nakalaan para sa pagbisita ni Kristo. Yeah. Okay, paikot-ikot. Ano pa bang buwabagabag sa'yo? Si Aling Sisa. Hindi bang misyon na to ay para naman sa kanya? Ngunit paano kung sa halip na makabuti ay makasama ito sa kanya? Paano kung mas lalong lumala ang kanyang sakit sa pag-iisip doon sa paggamutan? Paano niya mahahanap ang kanyang mga nawawalang anak? Ako'y babalik na sa mga gawain ng kumbento. Marami kaming paghahanda dahil pabalik na ang iyong ninong. Nagkasundo na ba sila ng iyong nobyo mula nung nangyari sa kanila sa Maynila? Oh my gosh! Ate Sisa, pasensya ka na, ha? Alam ko, mahapdi, pero gagamitin ko lang yung sugat mo, ha? Last na to. Galing ni Andrea mag-acting talaga kahit anong klaseng emosyon yung kailangan mo sa kanya. Yung baliw na ay sasaktan. Wala lang ang hapdi ng kanyang mga sugat. Napakatapang na babae ni Sisa. Ito. Binibigyan niyo, Clay? Ikaw ba yung nilapitan na aking mga anak? Grabe. Nagigilig sila sa iyo. Tila nakahanap sila ng ate sa iyo.
Mabuti akong nabanggit nila sa iyo ang kanilang pinaroroonan. Ayan, tapos na po. Gagaling na po ang mga sugat niyo. Lahat? Lahat ng aking mga sugat? Para ako nauupos na kandila. Nanghihina. Nawawala ng pag-asa na sila'y masisilayan ko. Ate Sisa, huwag ka mawawala ng pag-asa. Dahil kung pati ikaw mawawala, sino na lang ang babalikan at uuwian ni na Crispin at Basilio, di ba? Tama. Hindi ako maaaring mawala. Kaya kahit na kastiguhin ako ng mga gwardiya sibil, hindi ako pumapayag na mapunta sa kahit na anumang kulungan. Bing-bing, Clay. Tama naman na ako'y nakalaya sa labas, hindi ba? Para may hahanap. At may sasalubong sa aking mga mahal kapag pauwi na sila. Nay! Sa tandaan ninyo, ang nanay mahal na mahal kayong dalawa. Tayo lang ang tanging kayamanan ko sa buhay. Hindi ba? So, yung representation ng mga nanay na grabe yung pagkabang sa mga anak. Hospicio si Aling Sisa. Tayo ang kanyang magiging kamay, paa, mata at puso sa labas. Kakasoso mo, Ibarra, kung ikaw ay magpapatalo sa iyong awa at labis sa pag-aalala sa kanya, magiging mahina rin ang mga galamay ni Aling Sisa sa labas. At nais ko rin ipagbigay alam sa'yo na ang ating paghahanap kina Crispin at Basilio ay umuusad niya. Siya nga ba? Ako'y lumapit na sa pamahalaan ng hospisyo. At ipinalam ko na rin sa kanila ang iyong hangarin na matuntun sina Crispin at Basilio. At pinagkatiwala na rin nila sa akin ang kanilang mga rehistros. At ano naman ang iyong natuklasan? Wala. Walang nagtugma sa dalawang bata ang iyo. Pero mahalaga, mula ngayon, ay babalitaan na tayo ng Hospicio de San Diego sa tuwing may batang lalaking idudulog sa kanila. Maliliit na hakbang. Ngunit malinaw na tayo ay umuusad. Ngayon na rin na sila. Magandang araw, senyor. Nang matagal ang Hospicio, ospital. Pini-pini, Clay. Ang iyong bibig, nagsara na ata. Ang mata, bakit? Bakit ganyan lang yung mga mata? Wari ako'y kinakatakutan. Hindi po. Nabigla lang po ako. Kaya ako... Sinungaling ka. Katulad ka rin nila. Pinaglalaroan mo ang aking puso at isipan. Ang aking mahal na mga anak. Ilalayo mo rin sila sa akin. Buburin sa aking isipan. Hindi ako makakabayag! Ate Sisa! Ate Sisa, pangako! Pangako! Gagawin ko ang lahat. Hindi ako titigil hanggat hindi ko po na ibabalik sa inyo ang mga anak nyo. Hindi yan ang hinihiling ko sa'yo! Ang hinihiling ko sa'yo, hayaan mo ako makalaya! Dahil gusto ko mahanap ang aking mga anak! Yun lamang! Yun lamang! Thank you.
malalim yung sinasabi ni Andrea na is tumakalaya. Di ba siya yung representation ng inang bayan natin? Nakahanda na ba ang handog nating torta para kay Don Crisostomo, Andeng? Nakahanda na at nabalot na Maria Clara. Hindi ka na ba makakahintay sa nobyo mo na dalawing ka? Nalalapit na ang oras ng siesta. Pero wala pa rin paramdam si Crisostomo. Nasasayang ang oras, Tia. Napapadalas yata ang pagdalaw natin kay Crisostomo. Hindi magandang gawain yan ng isang babae. Maria, kung tungkol ito sa kutob mo kagabi, ay... Tia Isabel, ang aking ninong ay pupunta na rito sa bayan. Alam naman natin na mainit ang kanyang dugo sa aking nobyo. Tia, kung nalalabi na lamang ang oras na magkasama ulit kami ni Crisostomo. Pero iha, patid kong wala namang masama kung dadaan lamang tayo. Kamustahin kung ano ba ang nagpapaliban sa kanyang pagdalaw. At sayang din naman ang hinihandang torta ni Andeng. So, susugod na naman siya doon sa ano ginagawa niya dito? Anong ibig sabihin nito? Ayon sisa, sila ay mula sa hospital de San Diego at nandito sila para tulungan kayong gamutin ang inyong pag-iisip. Kasabot ka dito? Kasabot ka dito? Ha? Traitor ka! Minilisan mo ako! Ginamot mo ang mga sugat ko pero mas minarami mo pa! Akala ko kakampi kita! Katulad ka rin nila! Tunay na tau-tauhan ka lamang! Siso, Siso, maniwala ka sa akin para din sa iyo to para gumaling ka na agad! Makalayan niya ka! Hindi! Hindi ko mga anak ka! Kailangan ko mga anak! Hindi! Ipalit niya sila! Kuya, ano ba? Itayo niyo si Tisa! Inyata niyo, nasasakpan eh! Si Ate Sisa. Maling-mali. Maling-mali. Huwag mo sabihin yan, Miss Clay. Alam mong hindi yan totoo. Masakit man, ngunit ito ang makakabuti para sa lahat. Bigat ng senang yun. Ang aliwalas ng paligid dito, no? Hala. Ayun na sila, ano? Lala. Resosta mo. Maria Clara. Naabutan sila. Nadaan na namin ang kalesa ng ospital. Ano nangyari? Tinulungan namin na masundo ng mga taga-hospital de San Diego ang ina ng mga sakristan. Kaya pala, hindi ka pa nagagawi sa amin.
At sino yung dalaga kasama? Patay. Miss Clay. Miss Clay? Oo nga pala. Clay ang ngalan ng iyong pinsan. Miss Clay? Kilala siya. Binibini, Clay. Ikaw ba yan? Binibini. Hello! Miss Clay? Binibini? Maaari mo ba kami harapin? Nang makilala ko naman ang pinsan ni Crisostomo. What? Hello? Tagal na siya. Wala, nagkaharap na sila. Dalawang Maria. Maria Clara. Madre mía! Pat! ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Ikaw si Maria Clara. Oh! Nasa si Crisostomo Ibarra. Magkakaroon ng isang pagtitipon sa bahay mo, Maria Clara. Dito na rin magsisimula ang lahat ng problema niyo sa buhay. Nobyo ko si Crisostomo Ibarra. Asan na po yung dadali namin sa pagabutan? Tumakas na, Miss Tito de Sangli. Kutusin mo yung mga serbiyente, sabi Eterio. At hanapin ka nila yung babaeng akala natin nasiraan ng bayit. May nakilala akong isang babae na nakahula ng naganap sa inyo ni Ninong. Manghula ang peg niya doon. Ikaw? Ang galing ng acting din ni Julian. Patay. Yung mukha ni Ibarra. Ako ay magpapaliwanag. Nag-uumapaw na sa emosyon ng araw na ito para sa iyo. Kaya't siguro mas mainam kung ikaw ay magpapahinga muna o di kaya ay maglamyerda. Lamyerda. Ngunit, lamyerda. Ayaw mo ba na makilala ng iyong nobya ang iyong pinsan, Crisostomo? Tunay nga maliit ang mundo. Sino ba naman ang mag-aakala? Ang babaeng ito pala ay yung pinsan. Kaya pala nakilala mo agad ang aking nobyo nung una pa lamang tayo nagkita. Pero ang magaganap pa lamang sa hapunan ay nahulaan mo na agad bago pa ito maganap. Pambihira. Oo nga eh. Sana nga na dala ko dito yung libro para marami pa tayong bagay na malaman na mangyayari pa lang. Miss Clay, maaari bang iwan mo na muna kami? Pinapali siya ni Ibarra. Ngunit nais ko pa sana siyang makausap. Dahil matagal ko na siyang hinahanap. Ngunit irog ko, ako rin ay may nais ipaliwanag sa iyo. Miss Clay. Larga na, girl! Dahan-dahan siya sa pagdaan niya. Hindi ba nahulaan ni Binibini Clay ang aming pagbisita sa iyo, Crisostomo? Marahil batid mo naman ang kakaibang kakayahan ng iyong pinsan. Napakahiwaga. Iho? Yung torta. Samahan mo ako sa inyong kutina at tuturuan kita kung paano magtimpla ng pinakamasarap na tsokolate. Bueno, tayo na muna at mag-tsokolate. Sina pala yun? O, sosyal.
Lord. Ano ba to? Hindi lang nga ako nakauwi, tapos ganito pa yung nangyari. Mukhang makakagulo pa yata ako sa love story ng dalawang bida eh. Oops. I cannot. I'm not that type of person. So, aware naman pala siya. And wala nga siyang planong sa relationship. Parang may crush lang siya kay Ibarra. Sasabihin niya ba na magpinsan lang kami? O aamin na siya? Naku. Madam, Maria Clara, kung alam mo lang, gusto ko naman na talagang umuwi kung pwede lang. Mr. Torres, nasaan ka na ba? Mr. Torres, kung nasaan ka man, magpakita ka ulit sa akin. Kailangan kita ngayon. Gusto ko nang umuwi. Show me the way, the light, the truth, the portal. Hindi pa rin ako makapaniwala ng babaeng iyon ang iyong pinsan. Tila isa siyang damong bigla na lamang sumibol. Kakaiba ang kanyang mga gawi at pag-iisip. Pagkatapos ay nakatotoo pa ang kanyang mga hula. Paano nagkaroon ka ng ganong klaseng pinsan? Pagpaumanhin mo, mahal ko. Ngunit pinoprotektahan at inaalagaan ko lamang siya. Hindi karaniwang tao si Miss Clay. Magmula nung sandaling pagkakakilala niya sa'yo ay batid mong... Kaya mo siya pinoprotektahan? O itinatago mula sa amin? Wala naman akong problema na may pinsan kang katulad ni Clay. Sa totoo nga eh, natutuwa ako na muli siyang nahanap. Pero ang maglihim ka sa akin. Pinapangako ko sa'yo na hindi na ako maglilihim at pawang katotohanan lamang ang sasabihin ko sa'yo. Yun lamang ang gusto kong marinig. Maria Clara Infantes, Maria Clara de los Santos. Tanggap ko naman na isang Maria Clara lang ang kailangan ni Sir Ibarra. And obviously, hindi ako yun. Kaya Lord, tanggalin mo na ako sa equation. Bueno, nais ko sanang lubusin natin ang panahong ito, Krisostomo, para tayo magkasama. Pero, maaari ba nating makausap muli ang iyong pinsan? Kahit saglit lamang? Marami akong gusto itanong sa kanya. Sa kanyang kakayahan, sa mga mangyayari, tungkol sa atin. Alam ko namang ako ang saling kit-kit dito. Ituro niyo na po sa akin kung nasaan si Mr. Torres. At baka meron pa siyang alam na ibang secret portal na hindi sinasabi sa akin. Sige na, ibalik niyo na ako sa amin. Please. Papel? Oo. Ang bilis ng sagot, ah. Ano ba yan, sulat? Bueno, maaari mo na bang tawagin ang iyong pinsan para bumalik? Ang totoo niya ay... Wala dyan. Hindi ko pinsan si Miss Clay.
sila. Halain namin niya. Pwede lalong mag-selos yan si ano. Hindi mo sila rin? Mana Clara. Patawarin mo ako, mahal ko. Ngunit kasi nung alingan nang sabihin na magpinsan kami ni Binibining Clay. Ngunit, ano ang iyong relasyon? Sorry, relasyon. Pero tapos, ano, mangyak-ngyak siya hanggang yung acting ni Julie doon. Pero on point pa rin yung pagsasabi niya ng ano, Spanish word. Bagong kabanata? Mr. Torres? Ang bagong kabanata? Oh my gosh! So meaning, parang nababago ni Akla yung storya? Or tatawid na siya sa ano, new chapter? Nakabangin yung tinutukoy, Fidel? Oo, isa pang Maria Clara na iyong amigo. OMG, sinabi ni Ibarra. Mukhang nalipasan ka na ng hapunan. Huwag ka naman sana magsakit pa. Pero wala na akong masasakit pa sa ginagawa sa akin ni Crisostom. Oh, ano pa inihintay natin? It's time for operation. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Ayarahan. Ang tahanan ng aking ngiti. Uy! Uy, ganda ng boses ni Dennis! Revelation. Ay, umiyak si ano? Si Clay. Uy, grabe ang mga ganap. Unang-una sa lahat, first time kong marinig kumanta si Dennis Trillo. Ang ganda ng boses niya. Okay, guys. Comment sa baba yung performance ni Dennis Trillo. Baka meron siyang ano, All Out Sundays na guesting, guys. My goodness, grabe yung mga GMA artists. Karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, marunong kumanta at marunong mag-acting. Wait lang ha. And kung hindi pa dahil sa Maria Clara Tibara, hindi ko marinig yung boses niya. My goodness, ang galing niya doon. Tapos, grabe no, meron palang ganun. Ang, ano yun? Ang bagong kabanata, The New Chapter. So, pwedeng dalawang senaryo yon. Pwedeng nababago nga ni Clay yung istorya, yung takbo ng istorya, or tatawid lang talaga sila sa bagong chapter. Nakaka-intriga yun. At aabangan natin yung next week para malaman natin ang sagot dyan. And of course, so far, hindi maganda yung nangyayari kay Maria Clara Tibara kasi nag-seselos nga si Maria Clara. And ang hirap explain nung pag-exist ni Clay dito sa istorya, lalo na sa paano siya naging, you know, parang tawag dito, parang naging alalay ni Ibarra. And also, si Maria Clara kasi, na-meet niya na dati si Clay, and iba yung pagkakilala niya kay Clay. In fact, ipapasok sana nila sa mental hospital talaga si Clay. So, yan, tingnan natin yung mga susunod na ganap dito, and maraming salamat sa pag-subaybay dito sa reaction natin. And maraming salamat din sa mga OFWs once again na palagi nag-aanap ng reaction ko after ng episode. So, ayun nga, meron pa tayong last na reaction for today, and that will be uploaded tomorrow, Sabado ng umaga. So, watch out for it. There you go, guys. Thank you so much, and I hope to see all of you guys in my next video. Bye.